Hi, mga kapuso! Nandito na naman tayo sa inyong paboritong hugot kantahan. Ang Just Call Me Bae, DJ Bae. At ako naman si Papa Peter the Better. It's my birthday today, but I'm not happy. I'm not happy, DJ Bae. Ang sakit. Ang sak... Ow, ang sakit. Sandali. Kaya nga para maging happy ka na, actually may in-invite ako para sa iyo, Papa Pete. Yung napag-usapan natin kanina sa likod yung problema mo sa love life. Yes. Tinawagan ko agad itong mga very, very mga lalaki ko? Celebrity friends. Hindi! Akala ko mga lalaki ko. Na ito na magbibigay sa atin ng payo. Mga kapusa, please welcome actors and recording artists, Kim Molina and Aisel Santos! Hi! Hello! Ang lamig dito! Hello! Hello! Magandang tanghali po, mga kapuso. Ang lamig pala dito, nakakaloka! Mag-backless ka na. Ang lamig dito, DJ eh! Bay, may pa-surprise pang ganito, yes, ha? Yes, siyempre birthday mo, Papa Pete. At diba, ang lakas mga artista, may special guest. Oo, ay. Nakakasikat to, ha? Amen. Pero hindi yata mas na-surprise ako kasi Papa Peter, ang pogi-pogi pala niyang si DJ Bay. Ay, grabe na. Pogi mo pala, no? Pogi talaga yan. Ang harot-harot ka, ha? Kakaupo pa lang sa upuan. Sinasabi ko lang na pogi. Taken na to. Taken na to. Taken. Oh, yeah. Kilala ko yun, eh. Kilala ko sino diba? Yun, eh. Alos ka birthday ko ako ngayon. Ako ba yung birthday? Ay, sorry. Sige, moving on. Babalik tayo. Pero thank you, DJ Bae. You're welcome. Actually, naging friends ko sila dahil sa pinaka-pogi. Actually, pinaka-poging celebrity comedian ngayon. Pangalawa kay Jose Manalo, si Gerald Napoli. Yeah! Pogi ba yun? Di ba ex mo rin yun? Ha? Di ba ex mo rin yun? Hindi, sandali lang naging kami ni Gerald kasi magkamukha kami eh. So, medyo yung nag-work. Medyo ano eh, hindi bagay. Okay. Matagal kasi sila nagsaalo, matagal sila nagsama ni Gerald sa award-winning Pinoy musical na Rock of Ages. Ay, totoo yan. Totoo yan. Diba? Guwapo na, talented pa, yummy pa. Grabe yun. Alam mo, ang perfect niya, how to be him. Birthday ko, diba? So, okay na yan, ha? Wala ko cry. Okay. Sige, okay lang naman. Ito naman, masyado kang seryoso. And anyway, Miss Kim, thank you so much for guesting dito sa... Of course. Nandito kayo para magbigay ng payo dito sa heartbroken yung kaibigan. O sige, ano ba kasing nangyari, friend? Mars! Ano? Ito na nga, Mars! Ayun, masyado kong naniwala sa kasabihang, it's better to give than to receive. Ay. Give ako ng give, lalo na tuwing kumakatok sa bahay nila si Judith. Sino si Judith? Sinong Judith? Sino si Judith? Ex niya? Judith ng tubig, Judith ng ilaw, Judith pati ng cable. Pero, carry lang. Oh. Okay lang. Masaya kasi kami pag magkasama kami. So, wala na sa akin yun. Ganun naman talaga ang love, di ba? Unconditional. Ay, si Kim expert dyan. Kim? Yes? And ito tanong ko sa'yo. Well, coming from Papa Peter's experience, ano ba? Dapat pa pag nagmahal, laging all out? Hindi rin. Mm. Feeling ko kailangan magtira ka para sa sarili mo. Kasi paano? Oh, yung nagtira ko. Meron din pala to eh. Nagtira ko. Liwanagin mo yung word. Ikaw naman. Iba yun. Nagtira ka. Nagtira ko para sa sarili ko ng pagmamahal, ganon. Kasi pag iniwan ka, masasaktan ka lalo, hindi ka pwedeng bumangon. Teka, may hugot tong kaibigan ko. Galit na galit. Bakit galit na galit ka? Hindi ako galit. Ikaw naman, bilang makulay ang love life natin. Ay, grabe yan. Kaya nga tan yan eh. O, diba? Oo, beach pa mo. Nag-beach sila eh. Nakakaluwag-luwag. Ikaw, anong mababaya mo dito? Ako, kung magmamahal ka lang din, dapat 100% po nang ibigay. Binibigay mo ba na 100% kay paring Mark? Oo, no. 101 yun. Oo, si Mark, kilala ko yung kakayahan yan. Malaki ang kakayahan yan. Si matangkat Mark. Ka! Malaki, malaki ang puso, lahat. Anyway, sa totoo lang, for me, wala namang masama magmahal ng buo. Ang masakit, kahit binigay mo na ng buo, wala pa rin babalik sa'yo. Para kung sumakay ng taxi. Hinihintay ko yung driver na suklian ako, yung pala, hindi mo sinabi na keep the change. Hopya, tuloy ako. Yung totoo, kanino ko ba may hugot? Sa jowa mo, sa taxi driver? Pareho.
Kasi yung jowa ko, taxi driver. Ayun, kaya naman pala kumoconnect eh. Kala ko yung mic mawawala. Kala mo kakainin niya. Kakainin niya. Oh, inaantok pa yan. Inaantok ako eh. Ang aga pa nito ha. Inaantok ako. Ay grabe, hindi mo naman nasabing ganyang galing kumanta. Mas, parang hopyang-hopya ako naman dun sa pakiramdam ng kanta, di ba? Pero ito, isang seryosong tanong. Sa tingin niyo ba, anong mas masakit? Yung umasa o yung mabunutan ng ipin? Ha? Kailangan sa pagbunot ng ipin talaga ikumpara. Oo nga, dapat kay Nanay Kakay ang tinatanong yung mga ganyan. Kaibigan din namin yun. Kakay. Bautista. Dental diva. Dental diva. Dental diva. Oo nga eh. Kaso wala si Kakay eh. Nasa dentist. Busy daw siya. Busy. Kaya sagutin nyo na lang. Well, ganito kasi yan. Pareho naman kasing masakit, kaso mas masakit talagang umasa. At least, pag nagpapabunot ka ng ipin, may anesthesia. Pero kapag umasa ka, tapos pag-iibig, wala. Sasakit ka talaga. Kaya ang paano? Lesson, ganun yan. Bago magmahal, magpa-anesthesia. Eh, pero dahil hindi ka nagpa-anesthesia, ayan tuloy, nasaktan ka. Ay! Oo. Oh, Ano bang status nyo ngayon? Yun na nga, okay na sana yung setup. Okay na yung setup namin. Inisip ko lang, ganun talaga. Pag-ibig, kailangan give and take. Kaso isang araw, habang nakangiti akong pinagmamasdan siya natutulog, biglang may nag-text sa kanya. Binaso ko, at doon ko nalaman. Doon ko, ha? Na may iba pala siya. Aray! Aroy! Aroy! Teka, Fred, masakit yata yan ah. Sakit, Fred! Sobra, di ba? Wala ba naging signs? Hindi mo ba nakita na dati pa na baka may iba na siya? Eh, love is blind nga, di ba? Nung nalaman ko dati, edi sana, last episode pa ako ganito. Dahil na-touch ako dyan, Aisel. Thank you. Ano mangyayari? Diba? Ano ang nararamdaman mo, Baba Pete? Eto ang nararamdaman ko. Eto na. Pagod na akong umasa. Aha. Pagod na akong masaktan. Kaya iiwan ko na siya at maghahanap ng iba. Wow! Taken yan! Taken na yan! Okay ba? Sunshine Dizon? Sunshine Dizon, di ba? Malaya kay Sunshine. Pero pasok na pasok yung linya mo, friend. Ah. Kung ganun, kung masaktan tayo, mag-move on na lang. Yeah, basta importante, huwag tayo sumuko sa pag-ibig. Yep. Ba? Pasasaan pa at mahahanap din natin ang taong tunay. Na magmamahal gusto ko yung pasasaan pa, ha? Collect, na-realize ko rin yun. Kaya mga Mars, salamat, ha? Ay, salamat, Mars. No problem! Alam mo namang love ka namin. No problem! Sa susunod, mag-i-sleeveless din ako. Kagaya nyo. And I'm sure, marami pang mga Becky dyan ang kagaya ko. Tama ba? Naman. Oh, ayan, oh. Right. Ito mga mag-greet. To, bata pa lang nag-decide na. Oh, di ba? Ang dami nag-agree. Kaya coming from experience, ito ang mapapayo ko sa inyo. Huwag magmahal ng sobra, huwag magpakabulag sa pag-ibig, at huwag tumawig dyan na kamamatay. I thank you. And once again, happy birthday, Papa Pete. At ako po muli, ang inyong DJ Bay.